So, ang pinapatotoo lang namin dito, yung effect ng step cell. Ano ba ang step cell? Probably all of you, most of you have known what step cell. Ang stem cell ay isang generic cell. Kapalis nung nakong tayo doon sa womb ng ating parents, we came from one cell. Yung cell na yon ang tinatawag natin undifferentiated. Hindi alam kung anong klase ng cell. It's an ordinary cell. And then, through the days, weeks, and months, nag-differentiate siya. Nagiging muscle cell, nagiging heart cell, brain cell, lahat na ng cell, around 300 cells of our types of what differentiated cells in our body, and we are formed as a human being. And mabas na tayo. Wala nang tinanganak tayo, meron tayong kasamang stem cell sa katawan natin. Lahat tayo may stem cell. We are supposed or destined to live more than 150 years. Kaya lang, inabuso natin ang ating sarili. Inabuso natin ang environment. Even just a mere stress, traffic lang, stress na yan. Nagpo-form tayo ng maraming oxidative stress na tinatawag. Yan ang nagpapahina sa atin. Once na may nasirang cell sa organs natin, napapalitan ka agad yun ng stem cell natin. Inherent yan eh. Na-activate yung stem cell, pinapalitan niya kung ano mang cell yun. Kaya yung stem cell natin, it can become any cell of our body. Example na lang, bakit ka nagkakaroon ng diabetes? Dahil mataas ang blood sugar. Bakit mataas ang blood sugar? Kasi hindi nagpa-function or kulang ang insulin na pinoproduce ng katawan mo. Bakit kulang? Bakit defective? Kasi sira yung iyong pancreas. So, anong treatment yun? Yung pancreas mo ang may diferensya. Hindi yung tanggalin mo yung sugar sa katawan mo. Kasi may sira pa rin eh. Hindi naman yung babawasan mo yung sugar sa katawan mo. Hindi naman yung bigyan mo ng insulin from the outside. Yun ang tinatawag nating band-aid effect. It will not cure you. Ano ba sabi nila? Diabetes cannot be cured. It can only be maintained. Sino yayaman dyan? Yung gumagawa ng insulin, gumagawa ng metformin, gumagawa ng kung ano-ano dyan para lang. What will happen if you give stem cell therapy? I-re-regenerate niya yung nasirang pancreas mo. It will create new sinai cells. Doon nagpo-produce ng magandang insulin. Pag may maganda kang insulin, it can work on the sugar of your body. So, once that organ becomes almost new again, matitreat. Matitreat ang iyong diabetes. You know, they made this study in Japan. Kaliwas ito sa sinasabi ng maraming doktor na understudy pa lang daw yan. Present niya paper with regards to this. Pero ito, ang dami-dami papers. Ayaw lang nilang pansinin. Buwa sila ng study sa Japan. Merong mga na-heart attack. Pamatay. Merong nag-heart attack. Naka-recover. Merong na-diagnose na nagkaroon dati ng heart attack. Pero wala naman siyang maramdaman. Never na. Wala. Hindi ko alam na, may ganyan. Tinan mo yung ECG mo, tinan mo findings. Meron bang old infarct. Kasi nakikita yun sa ECG. Ano ang reason nitong tatlong ito? Isa lang, nakita nila. Nung nagkaroon ka ng infarct, black dun sa daluyan ng dugo sa puso mo,
o konti or napakababa ang circulating active expenditure sa katawan niya. Because within 24 to 48 hours, that has to be repaired para continuous pa rin ang function ng puso. Pag hindi na-repair yan, patay ka. Ngayon, yung iba naman, okay, nakatakak, na-resuscitate, dahan-dahan gumaling. Bakit? Eh, panaw, meron siyang adequate amount of circulating active stem cell sa katawan ng tao. And you know, bakit meron mga taong nagkaroon ng heart attack, hindi nila napansin, hindi nila naramdaman. They found out they have adequate, mataas na level ng stem cell sa katawan. As explained, kanina siguro, nakita naman ninyo, how can we get stem cell in our body? Meron na tayong stem cell sa katawan natin. Pero kulang, mas maraming kalaban kaysa sa lumalaban. Kulang yung stem cell natin. So we have to activate stem cell in our body. Unang lumabas sa market are what we call stem cell enhancers. Pasabi ng stem cell ito, galing sa algae, stem cell ito galing sa apple, stem cell ito galing sa isda, kung ano-ano man yan. Yes, they are true, but they are not real stem cell. Inikiniti ka lang niya para lumabas yung stem cell mo. The same as when you have a healthy lifestyle. Mag-exercise ka, huwag kang kakain ng bawal, matulog ka ng maayos, huwag mong i-stressin ang katawan mo, you will develop a lot of stem cell, active stem cell circulating in your body. Pero sa environment natin ngayon, that's almost impossible. So, we need extra stem cell from the outside. Ladies and gentlemen, we cordially invited you to know there's a medical science breakthrough that could save millions of lives. Let's invite our families, relatives, friends, neighbors, work colleagues, former classmates and more that there is an opportunity to restore your health and gain wealth. For more information, please contact a legit distributor to avoid purchasing counterfeit products. Contacts are in the description box below.